Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Maylin. Tubong probinsya po. Pero kasalukuyang ngayon nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Nais ko lang rin po sanang ibahagi yung naging karanasan ko tungkol po sa iba't ibang kababalaghan kasama na ng tungkol sa aswang. Alam kong marami pa rin ang hindi naniniwala tungkol sa mga bagay na ito. Pero hindi na pumalaga sa akin yon. Basta ang nais ko lang ay maiparinig ko sa napakarami niyong tagapakinig ang akin pong karanasan. Ang unang kababalagan po na nasaksihan ko ay nung minsang nasa bahay po ako nung aming kamag-anak na nasa katabing baryo. Naroon kami ng kuya ko noon upang bumili ng mga fingerlings ng ito para sa aming ginawang maliit na palaisdaan. Hindi naman masyadong malawak yung palaisdaan nila, pero mas malaki iyon kumpara sa amin, na ang tubig ay lampas bewang ang lalim. Nang lumusong na ang tiyuin at pinsang ko, ay nakaramdam ako ng pagkasabik. Dahil sa mahilig talaga ako sa mga hayop, lalo na pagdating sa mga isda. Ngunit hindi ko akalain na nung oras na yon mismo ay may masusumpungan akong kakaiba. Kitang-kita ko kasi ang tila isang ulo ng tao na bagyang lumitaw mula sa ilalim ng tubig, na nakapagtataka dahil sa dalawa lang naman ang lumusong doon at wala nang iba. Tanging ang tiyuin ko lang at isang pinsan na kanyang anak. At nakadagdag ng kaba sa akin yung nakita kong tila nilulumot na mga baging at talaman na nasa ulo nito. Nag-alala ako para sa tiyuin at pinsan ko. Dahil sa hindi ako sigurado kung anong uring nilalang iyon. Dahil sa noon pa lang ako nakakita ng ganon. Naisip ko rin kasi na baka sunggaban sila nito. Kaya napabulalas ako at sinabi ko sa kanilang mayroong nasa tubig. Na nang mapatingin sila sa akin ay nangiti lang sila. Na ang akala nilang tinutukoy ko noong mga oras na iyon ay yung mga hito. Kaya nagpatuloy lang sila sa kanilang ginagawa, na ako naman ay lubhang nag-alala. Dahil naisip ko na baka kung ano ang gawin nung nakita kong nilalang sa kanila. Pero hindi ko naman alam kung paano ko iyon sasabihin. Naisip ko rin na baka hindi nila ako paniwalaan at baka kanila pa akong pagtawanan. Ang kanilang palaisdaan ay konektado sa isang malapad na ilog. Ginawan lamang nila iyon ng daanan ng tubig na mag-uugnay sa ilog at sa kanilang palaisdaan. Sa awa naman ng Diyos ay wala namang nangyaring masama sa kanila. Hindi naman sila inatake nung nilalang. Matapos nilang maihiwalay yung mga malalaki at fingerlings ng hito na aming dadalin, ay sinabihan kami ng aming tiyuhin na sa kinabukasan na lang daw kami umuwi dahil sa hapon na at alanganin na para umuwi pa kami. Dahil sa siguradong aabutan na kami ng dilim sa daan, kaya
Pumayag naman kami ng kuya ko. At napagpasya naming doon na muna sa kanila matulog nung gabing iyon. Pagkatapos naming makakain ng hapunan, habang nakahiga ay nagkwento yung isa naming pinsan. Doon kasi kami natulog sa kanilang kwarto. Dalawa lang silang magkapatid at panganay si Alejandro. Isagani naman ang pangalan ng kanyang kapatid. Ang tatay nila ay kapatid ng nanay namin. Sinabi niya sa amin na misteryoso umano ang ilog na nasa malapit sa kanila. Taon-taon daw ay hindi maaaring walang kinukuha ito. Nang ibig niyang sabihin ay may namamatay kada taon doon sa ilog na iyon. Dahil sa amin din iyong napabalitaan. Alam niyo naman po sa probinsya, ang balita ay talaga pong may pakpak. Pagpapatuloy pa nito ay mayroon umano kasing mga naninirahan doon sa ilog. At minsan na raw niya itong nakita. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko nang aking marinig iyon. At aking ikinuwento ang nakita ko nung kasalukuyan silang nasa tubig. Sinaway naman ako ng kuya ko at sinabing tigilan ko raw ang gumawa ng mga kwento. Kilala kasi ako sa pamilya namin na palabiro at nabansagan pang mananahi. Dahil sa mahilig daw akong magtahi-tahi ng kwento at medyo malawak daw ang aking imahinasyon. Kaya di ko alam kung anong sasabihin ko para maniwala ang aking kuya sa akin. Pero habang nag-iisip ako ay biglang sumagot ang pinsan namin at sinabing totoo ang sinasabi ko. Dahil sa kanya rin palang napansin iyon. Ngunit hindi lamang daw siya nagpalata. Nang uminti lamang siya nang marinig niya akong nagsabi na mayroong nasa tubig. Dagdag na sabi pa ng pinsan namin. Minsan nga raw kung gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, ay nararamdaman niya raw ang mga ito na tila nagkakasiyahan sa kanilang palaisdaan. Habang nagkukwento siya, ay napasulyap ako sa kanyang kapatid na mahimbing na natutulog. Pero bigla akong nasindak sa aking nakita. Bakit ang tingin ko sa balat ng leeg at sa bandang pisngi nito ay parang mayroong kaliskis? At ang kanyang mga labi ay makapal na parang nakausli, na nakabaliktad, na nakakalintulad sa mga labi ng isda. At mayroon siyang malalaking mga mata na mapupula ang mga gilid noon. Kaya kinusot ko ang aking mga mata dahil sa hindi talaga ako makapaniwala sa aking nakikita. At bigla akong naramdaman na mayroong yumuyugyug sa akin. Nakatulog na pala ako at nananaginip lamang ng hindi maganda. Narinig ko ang boses ng kuya ko at kanya akong tinatanong kung napapano raw ako, na hindi ko naman siya pinansin. Sa halip ay napatingin na ako kaagad sa pinsan namin na nakababatang kapatid ni Alejandro at nakita kong tulog na tulog ito at normal naman ang kanyang itsura. Kaya naisip kong bangungot lang pala ang lahat. Muli kong narinig na nagtanong ang kuya ko, kaya hinarap ko siya at sinabing na naginip lang ako ng masama, na kanya naman akong kinantsawan, na iyon daw ang masamang epekto ng hindi regular na paliligo araw-araw.
Kaya tumagilid na lamang ako at sinikap na makatulog na uli. Akala ko pa naman ay may mahalaga siyang sasabihin. Bubuskahin lang pala ako. Kinabukasan, medyo tinanghali na ako ng gising. At nang magmulat ako ng mga mata, ay wala na akong katabi sa higaan. Nagising ako dahil sa ingay na aking narinig. Nasabi ko pa nga sa aking sarili noon na kung hindi pa siguro nagsisigaw ang tatay nila Alejandro, malamang ay hindi pa ako magigising at magtutuloy-tuloy pa ang aking tulog. Nang bumangon ako paglabas ko ng silid, ay nakita ko kung paano pagalitan si Gani ng tiyuhin namin. Matindi ang mga binibitawan itong pananalita sa kanyang bunsong anak, na dahil doon ay nakaramdam ako ng awa sa aming pinsan. Nang mapansin ako ng aming tiyuhin na papalabas na ng silid, ay doon pa lamang ito huminto. Kahit nakakailang ay bumati ako dito ng isang magandang umaga, at gumanti naman ito. Nakita ko nga po kung paano pagalitan ng tiyuhin namin ang bunso niyang anak na si Gani. Matindi ang mga pananalitang binibitiwan niya sa pinsan namin. Kaya nakaramdam ako ng awa para dito. Pero kahit nakakailang, ay bumati pa rin ako sa tiyuhin namin ng isang magandang umaga. At gumanti din naman ito. Nagkape muna ako. At habang umiinom, ay nakikita ko si Kuya na tinutulungan ni Alejandro, na inihahanda na yung aming mga dadalhin. Kaya binilisan ko na ang pag-inom sa aking kape upang makatulong din ako sa kanila. Paglapit ko ay kanila din palang pinag-uusapan ang nakababatang kapatid ni Alejandro at kung paano ito pagalitan ng kanilang ama. Kaya di ko na rin napigilan pa ang aking sarili at nasabi ko na, grabe pala pagalitan ng tatay mo si Gani. Sinabi sa amin ni Alejandro na malimit niyang marinig na sinasabi ng kanyang ama na hindi raw anak ng kanilang tatay si Gani. Kaya nagulat kami kapwa ng kuya ko nang aming marinig ang sinabing iyon ni Alejandro. Kaya napatanong kami ni kuya kung bakit naman nasabi iyon ng tatay nila. At kung totoo iyon, ay sino naman ang tatay ni Gani? Sabi ni Alejandro, narinig niya raw sa tiyuhin namin na sinabi nitong naanakan daw ang nanay nila ng Tagailog. Nang kanyang tinutukoy ay yung mga naninirahang nila lang sa ilalim nito na mga maligno. Kaya aking ikinuwento sa kanila yung napanaginipan ko tungkol kay Gani. Kaya lumakas ang kutob ko na maaring may katotohanan nga ang paratang na iyon ng kanilang ama tungkol sa tunay na pagkatao ng pinsan naming si Isagani. Nang may ayos na namin ang aming mga dadalhin, ay nagpaalam na kami sa kanila at tinahak na ang daan pa uwi. Maraming beses naman na akong nakakita ng mga kakaiba, pero yun yung unang pagkakataon na nakaranas ako ng kababalagan
na talagang nakapagpatindig ng mga balahibo ko sa aking katawan. At doon din unang nabuksan ang aking pagkaunawa sa mabagay na hindi pangkaraniwan, na hindi kadalasang nakikita ng ating mga karaniwang paningin. Makaraan lang ang wala pang isang buwan ay may naranasan na naman akong kakaiba. Nangyari naman ito nang minsang nangangahoy naman kami. Kasalukuyan noong abalang-abala kami sa pagtagpas ng mga kahoy, nang biglang may nahagip ang aking paningin na tila ba may lumundag mula sa isang puno papunta sa isa pa. Kaya mabilis akong napalingon at nakita ko ang figura ng isang tao. Ngunit kinilabutan ako at hindi na nakagalaw pa sa aking pagkakatayo, pagkat hindi iyon karaniwang tao. Nakakasindak ang itsura nito na nagtataglay ng kakaibang uri ng mga mata, na mayroong matutulis na pangil at may impis na pangangatawan. Wala rin itong anumang buhok sa kanyang ulo, at kakaiba ang kulay ng balat nito. Napatingin lang naman ito sa akin at nagpalipat-lipat na muli sa iba pang mga puno na naroon, hanggang sa tuluyan na itong lumayo. Nang tingnan ko ang aking mga kasama, ay tila walang kamuang-muang ang mga ito. Wala silang nararamdamang anuman, at lalong hindi nila iyon nakikita, dahil patuloy lang sila sa kanilang ginagawa. Katulad na lamang ng kuya ko, na mas malapit sa kanya ang punong iyon kung saan lumipat at lumundag yung nilalang. Minsan naman po, nang tumalo kami ng lamay sa kamag-anak nila nanay na namatay, ay muli kaming nagkita-kita ni Alejandro at ng kapatid niyang si Isagani. Nagkayayaan kaming maglaro ng barahan noon para may mapaglibangan habang naroon kami at nagpapalipas ng oras. Marami ding mga nakikipaglamay noong mga oras na iyon. Kaya doon kami sa kwarto nung kumag-anak namin naglaro ng baraha. Nang mga maghahating gabi na, ay bigla na lamang umalulong ang aso, na talaga namang nakakapanindig ng balahibo, na ang mga tao naman sa labas ay agad nilang sinaway ang mga iyon. Maya-maya ay narinig naming tila nagkaroon ng komosyon, na nagkaingay na bigla ang mga tao, at narinig din naming nagtakbuhan sila. Agad kaming lumabas na magpipinsan mula doon sa kwarto upang alamin kung ano ang dahilan ng kaguluhang iyon. Nakita naming nagpupuntahan sila doon sa bahagi kung saan naroon ang maraming puno at mga nakatingala sila. May napansin daw kasi silang lumipat at doon tumapo. Ilang sandali pa ay kanila nang inilawan ang itaas ng puno. Pinaikutan nila iyon. Lahat ng puno ay inisa-isa nila na kanilang sinuri ang mga ito, pero wala naman silang nakita. Ngunit nagpatuloy pa sila. Kami naman ng mga pinsan ko ay nagpasya ng pumasok na uli sa bahay upang ipagpatuloy
ang paglalaro namin ng baraha. Nang bigla na lamang akong natigilan at hindi na nakagalaw pa sa aking kinatatayuan. Doon, malapit sa pinto, nang makita ko ang isang aswang na nakaupo doon sa may bahaging likuran ng kabaong. Nat tila walang ibang nakakakita dito kundi ako lang. Nakakakilabot ang itsura ng aswang na naisip kong napaglaruan sila nito. Nalansi sila ng aswang at naisahan na ang pakay pala talaga nito ay ang bangkay. Pero naunahan kasi ako ng takot kaya wala akong nagawa. Pero nanatili lamang din itong nakatingin sa akin. At nang ibukan na nito ang kanyang bibig, ay doon pala mga kutila na imasmasan. At nagkaroon ng lakas ng loob at napasigaw ako ng malakas. Dahil na rin sa takot na naramdaman ko dahil sa pagbuka ng kanyang bibig. At nakita kong nagmamadali na iyong kumilos at lumabas ng bahay na dumaan doon sa likurang bahagi. Na kahit pa nga may mga tao doon ay walang nakapansin sa aswang. At mabilis itong nakalabas. Samantala ang mga pinsang ko naman at ibang kaanak na naroon ay nagtaka at nagulat nang marinig nila ang malakas na pagsigaw ko. Kaya halos sabay-sabay na nagtanong ang mga ito kung bakit raw ako napasigaw. Sa aking pagkataranta ay agad ko namang sinagot ang mga tanong nila. At hindi na ako nagdalawang isip pa na sabihing may aswang akong nakita sa likuran ng kabaong. Naumani naman ng samot-saring reaksyon ang sinabi ko. Ang ibang naniwala ay kinabahan at kinilabutan, lalo na ang mga matatanda. Habang yung mga hindi naman naniniwala ay natawa lang at ngingiti-ngiti na nakakainsulto. Ngunit di ko na lamang pinansin iyon dahil sa wala rin namang maidudulot na maganda. Alam ko kung ano ang aking nakita at hindi ako maaaring magkamali. At ang sinasabi naman mismo ng pamilya ko na ako ay mahilig magtahi ng kwento, kung kaya nabansagan akong mananay, ay hindi dahil sa malawang ang aking imahinasyon at ako ay sinungaling, kundi talagang nakakakita na ako ng mga bagay na hindi pangkaraniwan simula pa noon, na hindi naman nila matanggap at ayaw paniwalaan. Na habang tumatagal nga ay mas tumitindi na ang aking mga nasasaksihan. Pero nung mga oras na iyon ay nag-alala ang kuya ko para sa akin at kanya akong inasikaso. Naniniwala siya sa mga sinabi ko pagkat ayon sa kanya ay bakas daw sa aking mukha ang matinding takot at namumutla raw ako. Sabi pa niya ay para daw akong uminom ng suka na pati ang mga labi ko ay putlang-putla. Nang makapasok kami sa silid, sa halip na ipagpatuloy namin ang paglalaro ng baraha, ay tinaddad nila ako ng mga tanong. Sunod-sunod ang kanilang ginawang mga pagtatanong sa akin na hindi ko pa nga nasasagot ang mga nauna, ay may panibago na namang tanong sila. Akin namang ipinagtapat sa kanila ang mga nakita ko at inilarawan ang aswang.
hanggang sa dalawin na rin kami ng antok at magkayayaan na na matulog. Ako ang kanilang pinapwesto sa pinakagilid. Katabi ko, yung pinsan naming babae rin na isa sa anak nung namatay naming Chaim. At tabi-tabi na sila kuya ng mga pinsan naming lalaki. Di ko na alam kung mga anong oras na iyon. Pero tsaka kung mga madaling araw na. Sa tansya ko ay mga alas tres na siguro noon o higit pa. Bagya akong nagising dahil sa nakaramdam ako ng matinding ginaw. Kung kaya hinagilap ko yung kumot, sinubukan kong kapayin ito na hindi pa rin nagmumulat ng aking mga mata. Nang hindi ko makapa ang kumot, ay saka ko dinilat ang mga mata ko. Ngunit, nagimbal ako sa aking nakita. Parang binusalan ang bibig ko dahil sa hindi ko na nagawang makasigaw pa. Pero sa loob ko ay gustong gusto kong magsalita at sumigaw. Pero walang lumalabas sa aking bibig. Di ako makapaniwala na nangyayari iyon nung mga oras na yon. Nakita ko kasi na may mga paang namumutla na nakalutang sa tapat ko. At nang itaas ko pa ang aking paningin, ay doon ko palang nalaman kung sino yung nakalutang na iyon sa hangin. Yun ay yung tiyahe naming namatay. At katabi ko sa pagtulog ang kanyang nag-iisang anak na babae. At ito yung kanyang pinagmamasdan. Napagkaraan ng ilang sandali ay nakita kong lumayo na ito na nananatiling nakalutang sa hangin at tumagos doon sa kanilang dingding at tuluyan ang naglaho. Na matapos iyon ay nawala na rin yung lamig na aking nararamdaman. Na ang buong akala ko ay dala ng klima doon sa aming probinsya. At doon ko naisip na kaya naman pala sobrang ginaw ng aking nararamdaman ay dahil sa mayroon palang espiritu na naroon. Bagaman nakaramdam ako ng takot noon, ay hindi naman noon napantayan yung takot na naramdaman ko nung makita ko ang aswang. Nawala ang aking antok, kung kaya bumangon na lang ako at naisipan kong uminom ng tubig at umihi na rin. Paglabas ko ng silid ay bumungad sa akin yung kabaong, kung kaya sumilip ako. At pagtingin ko sa tiyahe namin, sa pagkakatitig ko ay tila nakangiti ito at maaliwalas ang kanyang mukha. Dumiretso na ako sa kusina at doon ay uminom ako ng tubig at umihi na rin sa palikurang katabi nito. Matapos iyon, mga ilang buwan lang ang lumipas, ay isa na namang masamang balita ang nakarating sa amin. Namatay na di umano ang pinsan namin, si Isagani. Talagang ikinagulat naming mag-anak iyon. Yun po ang natatanging taon na natatandaan ko na dalawa sa mga kamag-anak namin ang namatay. Kaya nagsabi si nanay sa amin na doon na muna siya mananatili hanggang sa may libing ito. Nauna pa nga si nanay na nagpunta doon. Sumunod na lamang kami nila kuya at tatay. Pagdating namin doon ay marami ng mga taga roon sa kanila ang nakikipaglamay. At naroon din ang ilan pa naming mga kaanak. Naabutan namin sila na pinag-uusapan ang mga nangyari kay Gani. Ayon sa aking narinig,
inutusan lamang daw niya ang kanyang anak na manghuli ng mga alaga nilang ito upang nang sa ganon ay may maiulam sila. Pagkat may bagyo kasi noong mga araw na iyon, kung kaya wala gaanong huling isda na maaring mabili. Kung meron man ay napakamahal naman. Kaya naisipan nilang hito na lang ang kanilang iuulam. Matapos daw makapanguha ni Gani ng hito, ay bigla na lang daw itong nilagnat kinagabihan. Na ang buong akala naman nila ay simpleng lagnat lang. Kaya nga hindi daw talaga sila makapaniwala na ganon ang mangyayari kay Gani. Yun lamang daw ang tanging pinagmula noon. Kanila daw pinakain at pinainom ito ng gamot para sa lagnat. At maaga raw itong nakatulog. Kaya hinayaan naman nila upang makapagpahinga. Nung madaling araw, ang tanging natatandaan lamang daw nila ay nakarinig sila ng isang malakas na tunog nang tila ba napakalalim na paghinga na hindi naman daw nagawang bumangon ng tatay nila dahil sa ipinagwalang bahala niya lamang iyon pagkat akala niya ay kung ano lang. At nagulat na nga lang daw ang nanay nila nang bumangon ito para mag-init ng tubig na nang kanyang tingnan si Gani upang kamustahin kung may lagnat pa ito ay malamig na ang pinsa namin. Putla na ang mukha, pati mga kamay, at wala na rin itong hininga. Pero malambot pa umano, kaya sinubukan pa nila itong gisingin at hinipan sa bibig habang binubomba ang kanyang dibdib. Pero wala na raw talaga. Habang nakikinig ako sa kwentuhan nila, ay hindi ko maiwasang hindi maluha. Dahil muling nagbalik sa akin yung tagpo na pinapagalitan ito ng kapatid ni nanay na para itong aping-abi. Mabait si Gani, tahimik lang siya at mahiyain. Dala na rin marahil nang nararanasan nito sa kanyang ama. Kaya para itong nawala ng tiwala sa kanyang sarili. Natatandaan ko pa nga kapag sila naman ang pumupunta sa amin at kasama ito ay makailang beses ko pang pilitin para kumain dahil sa talagang napakamahiyain ito. Pero sa lahat ng mga pinsan ko ay masasabi kong ito ang pinakagwapo at malayo talaga sa kuya niyang si Alejandro. At dahil sa bumigat ang pakiramdam ko, dahil na rin sa aking mga narinig at mga alaala ng aming pinsan, ay naisipan kong lumabas ng kanilang bahay. Pero bago iyon, ay sumilip akong minsan pa kay Isagani. Hindi rin kababakasan na nahirapan ito. Maaliwalas naman ang kanyang mukha na masasabi kong parang masaya siya sa nangyari at kung saan man ito naroroon. Paglabas ko ay dumiretso ako doon sa kanilang palaisdaan at doon ako magpapahangin. Masarap kasi ang simoy ng hangin doon kumpara sa bahay nila kung saan nagkakarami ang mga tao, kung kaya naging maalinsangan. Nang papalapit na ako doon sa gilid ng kanilang palaisdaan ay may napansin akong liwanag na nagmumula sa gitnang bahagi noon. Ang buong akala ko ay may nangunguha lang ng hito at may gamit itong maliwanag na ilaw na tulad ng Petromax. Naisip ko na baka nangunguha sila para ihanda sa mga bisita o kaya naman ay pupulutanin
ng mga nagiinuman. Pero nang mas lumapit pa ako, ay nag-umpisa na akong kilabutan. Nakita ko si Gani na naroon at may mga nakaakbay sa kanya. Nakatabi niyang nakaupo sa magkabila niyang gilid. Isang lalaki at isa iyong babae. At iba ang kanilang kasuotan. Naiiba at angat kesa sa mga naroong kasama nila. Nasa pananamit pa lamang niya ay alam mong mataas ang kanyang estadong kinalalagyan. At sa harapan nila ay naroon ang napakaraming pagkain. At napapalibutan sila ng mga naggagandahang mga babae na sila ay pinagsisilbihan. Halos lahat ng naroon na nakikita ko ay kumikinang. At nakita ko sa unang pagkakataon ang mga ngiting iyon ni Isagani. Masaya nga siya na parang natagpuan niya ang hinahanap niyang kaligayahan. Hindi mo siya kababakasan ng lungkot sa kanyang mukha. Natagpuan na niya ang para sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga saya at ngiti, ay nagdurugo naman ang puso ng kanyang mga naiwan. Na ang kanyang ama ay alipin ngayon ng pagsisisi dahil sa ipinaranas niyang kalupitan kay Gani. Dahil doon ay gumaan na bigla ang aking pakiramdam. Hanggang dito na lang po muna ang akin pong kwento, Sir Bibi. Marami pa po akong mga karanasan dahil na rin sa pagtataglay ko ng ganitong kakayahan, na nang minsang makarating ako sa Mindoro ay sinabing isang araw po akong silangan. Nang kasing kahulugan ay may third eye. Maraming salamat po at sana hindi po kayo magsawa sa pagbibigay sa amin ng mga magagandang kwentong aming mapaglilibangan. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.